welcome back to our YouTube channel. Okay, ngayon nandito kami sa maraming halamanan kasi kukuha tayo ng halamang pagkain ng ating pinahing baboy. So, previous video natin, sinasabi ko sa inyo, 'di ba, na gagawa ko ng video para bigyan kayo ng ideya kung paano ihanda ang pagkaing baboy. So ngayon, ang ginagawa natin ay una, syempre, kukuha muna tayo ng mga halaman na pwedeng ipapakain sa kanya. Itong kinukuha namin ngayon ay tinatawag namin siya dito na five fingers. Yan. So, kadalasan tong halaman na to ay nakikita siya, nakakalabit siya sa mga punong kahoy. Doon siya, sumasabit siya sa mga punong kahoy dyan. Dyan siya nabubuhay. So, ito din yung halaman kung saan kami masagana dito sa aming lugar. Tulad ng nung dati, yung kanaka tsaka yung gabi, ngayon naman ay nililipat naman natin siya sa five fingers. Kasi nauubusan na kami ng kanaka dun sa kinukuha na namin. So ngayon, marami namang five fingers yung dito sa tapat lang ng aming maliit na backyard piggery. So ito yung kinukuha natin. Okay, dahil masagana yung lugar natin sa mga ganitong halaman, alam ko na hindi kayo mahihirapan sa paghahanap ng mga halamang pagkain ng ating inahing baboy. Kasi kahit saan saang mga lugar, makikita talaga natin itong mga halaman na to. Kaya madali lang siya talagang hanapin at kunin. Tulad nito, five fingers, yung kanaka, yung gabi, kahit saang lugar, makikita talaga natin yung mga halaman na yon. Kaya makakatulong talaga siya sa ating, para makakatipid tayo sa pagkain ng ating inahing baboy. So maya-maya ay ipapakita ko rin sa inyo kung paano gawin o paano ihanda yung pagkain ng ating inahing baboy. Diyan sila nabubuhay sa mga punong kahoy. Ang iba din certifolds ay tumutubo sa mga lupa mismo kahit saan saan. Basta may mga puno-puno doon sila marami. Oh, tingnan nyo guys, oh. Ang dami-dami dito. Ang daming nakakabit talaga ng mga five fingers dito sa punong to. Oh, sobrang dami nila. Ito rin, oh. Yan, ito din. Marami din siya. Maaaring mga ilang araw itong maging budget para sa pagkain ng ating baboy. So, tapat lang talaga siya sa amin, guys, oh. Kasi yung maliit na backyard piggery namin, dyan. Okay, dyan. Yung aming maliit na backyard piggery. Dito na tayo. Hello! So yan, tapos na kaming maghiwa ng five fingers. So ang susunod natin gawin, certifolds, ay magpaapoy. Tapos lulutuin na natin yung ating five fingers. Yan. Bago ko ipapakita sa inyo yung paano natin lulutuin yung five fingers o yung pagkain ng ating inahing baboy, ay ipapakita ko muna sa inyo ang ating inahing baboy sa ngayon. So, nandito siya. Sobrang dumi na niya. Pero bago natin siya pakakainin ngayong pananghalian, ay syempre, lilinisan muna natin ang ating inahing baboy. Ay, kung makikita ninyo, ay medyo
tumaba siya or lumaki siya, mas nadagdagan yung kanyang timbang or yung paglaki niya simula nang nabili natin siya doon sa bukid. Kumbaga, nakondisyon na tong katawan niya para maihanda siya sa kanyang pagbubuntis. Sa tulong niya ng ating mga halamang pagkain sa kanya, nakapagbibigay sa kanya ng magandang katawan. Okay, so Swertifuls, ay titingnan natin. Ipapakita ko sa inyo yung aming mga fattener at saka dumalaga dito sa aming maliit na backyard piggery. Okay, unang dumalaga natin, ito. Large white po yan, Swertifuls. Ano na yan? Mga lumbuan na yan, baboy na yan. Large white. Next na kulungan ng baboy. Sila yung binili natin doon sa bukid kasabay sa inahing baboy natin. So sila yung tatlong mga biik na binili natin. Meron pang dalawa doon sa kapila. Tapos ito, another dumalaga din namin. Gagawin din namin inahing baboy. So 3 months din ang edad nitong si Blessy. Tapos ito, para sa meat shop namin. So iihawin namin siya para sa meat shop. Pag ano na siya, nasa saktong laki na siya. Yan. Malaki yan, Swertifuls, kung sa personal, malaki siya tingnan. Pero dito sa video, parang hindi masyado. Pero malaki na to si Blessy. Ano pa lang siya? January, 3 months. Sobrang himbing ng tulog niya talaga. Swertifuls, grabe to si Blessy talaga. Mahilig talagang matulog. Tapos ang lakas din kumain. Buyag-buyag. So, ito yung magiging inahing baboy natin in the future. Yeah, si Blessy. Blessy yung pangalan niya. Next is ito. So, dito meron tayong 5 mga biik. Mga fattener to sila. Merong dalawa dito na gawin din naming inahin. So, meron kaming mga 4 na gawin. Apat na gawing inahing baboy. Yan. Malaki na sila. Yung dalawa dyan sa kanila, yun yung binili natin sa bukid. Kasabay nung inahing baboy na binili natin sa bukid. Yan. Okay, so hintayin natin na kumulo yung tubig. Pwede na, ne? Okay, pwede na pala daw to. Oo. Guys, hindi yan ano ha? Hindi yan mga dumi-dumi sa... Mga ano din yan? Mga yung natira na mga... Umitim lang siya na nilulut kasi ito talaga yung nilulutuan namin ng pagkain ng inahing baboy. So, yan. Hindi yan mga dumi-dumi. Yun yung mga ano din. Mga dumikit na pagkain na niluluto namin. Dumikit siya dyan at umitim. Kaya yan yung naging resulta. Kahit yung tubig niyan, Swertifuls, ano yan? Clear yung tubig niyan. Itim lang tingnan. Yan. So, yan yung gagawin, Swertifuls. Ilalagay natin yung mga hiniwa nating pagkain ng baboy. 5 fingers. Tapos yan. Ilulunod natin dyan. Maya-maya ay maluluto na to. Babagsak. Tsaka punuan na naman natin ulit ng mga natirang hiniwang 5 fingers. Hanggang maluto talaga sa lahat. Tapos takpan natin. Takpan natin yun. Yan. Okay. Hintayin lang natin na maluto siya. Tapos dadagdagan na naman natin ng another na hiniwang 5 fingers. Yan, ito na yung finished product natin. Dirty siyang tingnan, pero yan talaga yung itsura pag naluluto na yung pagkain ng ating inahing baboy. Baka magtataka kayo, bakit matubig? Hindi po yan matubig pag naluluto. Nilalagyan lang talaga namin ng tubig yan. So ito na, Swertifuls. Ito na yung paghahanda natin ng kanyang pagkain. Yung niluluto natin. Tapos yung gestation feeds niya. Tapos hinahaluan natin yan ng tahop. Yan. Okay. Tapos
nilalagyan ng tubig kasi nga wet feeding yung inahing baboy natin. Kasi yun yung, ito na rin yung nakasanayan niya kasi sa bukid. Ito yung kinalakihan niya na yung pagkain niya ay nilalagyan talaga ng tubig. Kasi, dahil doon, wala kasi silang pig drinker, walang kulungan ng baboy doon. Nandun lang siya sa lupa. So, yung pagkain niya is wet feeding talaga yung way sa pagpapakain sa kanya. So, ganito. Ito yung pagkain niya, Swartifos. Ayan na, tumuntong na Swartifos. O, alam niya na talaga na yung pagkainan niya yung minimix namin. Talagang alam niya talaga eh. Kaya, o, tingnan nyo. Tumutungtong na siya kasi gusto na niyang kumain. Kapag nakikita niya kasi itong kapatid ko, yung nagmimix kaninan sa pagkain niya, alam niya na papakainin na naman siya. Okay, so hugasan natin yung tinitirhan niya dito para malinis naman yung lugar bago siya kumain o habang kumakain siya. Ayan, so happy meal, dik-dik namin. Kain ka ng mabuti para lumakas ka at maging handa sa pagbubuntis mo. So, Swartifos, dito po mag-i-end ang video natin. Thank you for watching po. Sana meron kayong natutunan. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Thank you po.